is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. Sa pumili na hand of cards, ito niya reading. Tingnan natin kung sino yung nagkakalatang chismis tungkol sa inyo. I feel here na may mga tao talaga na nagkakalatang chismis tungkol sa'yo. Siguro dahil you are in the public eye. You could be somebody na malapit sa Panginoon din. And they really try to ruin your life kasi maybe there's somebody who's actually against people na gumagawa ng kanilang mission. And let's see what else do we have here. So, i-clarify natin yung cards. I feel na pinatrabaho ka rin ng mga taong ito na nagkakalat ng chismis tungkol sa'yo. Some of them, they could be your friend. Ito yung malungkot, guys. Okay? At saka, hindi mo talaga akalain na magagawa ito ng sarili mong kaibigan na nagpo-post ang kung ano-ano tungkol sa'yo. But I feel na it will backfire on them one day. I'm also sensing na hindi lang kaibigan mo yung gumagawa nito, kundi pati kamag-anak din meron. So, anyway, tinan natin kung ano meron, alright? So, I feel na ginagawa niya to kasi nakita ka niya na marami kang following. Okay? At itong tao na to, wala siguro siyang following na kagaya na sa'yo. Kaya ginagawa niya para maging ganito kakagaya niya, nagkalat siya ng chismis against you. Okay? Kasi you're somebody who have this joy. At saka, I really feel na naiiyak siya. Kasi siguro dati nakikita ka niya mag-isa. Tapos ngayon, you know, people are listening to you. So, ito yung gusto niya mangyari na mawala ka sa ganong business or sa ganong following. Kasi you are in this go-getter phase. Gusto niya maalis tong energy na yan na wala kang ginagawa. Ngayon, I'm sensing na marami talagang tao na nakakalat ang chismis about you. Pinipilit ka nila na umalis ka sa ganong larangan. And if na naiyak ka, kasi maybe you're aware about this. So, I'm sensing here kung sino nakakalat ang chismis, isa silang grupo ng mga tao na against sa'yo. And next that we have is this one. So, yun na yung kinakalat nila ng chismis, something na lie about you. So, anyway, with the brave being here, so I feel that despite of all that happened, you're still brave. I feel na yung tinatarget nila dito is kumonti yung audience mo. At kasi inisip nila pa nangyari yun, konti na lang makukuha mong pera. So, we got the hand of cards here. It says, take a risk. Being strategic options at showing hand and gambling. So, gusto sabihin din sa'yo ng mga anghel na you're somebody who could be actually doing something. At saka ito mga tao na to, maybe there's somebody na nag-strategize to actually attack you. To be honest with you. So, anyway, you could also be a risk taker. Tsaka naka-focus ka lang talaga with regards sa career at hindi sa mga haters. I really like your energy though. But I just hope na yung mga tao na yan, tumigil, tsaka sana wala makinig sa kanila. Kasi first of all, I don't really see here na may ginagawa kang mali. So anyway, we got this X here. We also have try, okay? They're really trying the best that they can na maglabas ng iyong baho. But the try is in reverse. Nahirapan sila, guys. So, we have the poor. So, ito yung tinatarget nila, guys, na gawin. Na kumunti yung audience mo para maging poor ka. Okay? Or wala kang sapat na kitain to, sa yung channel or sa yung following. Next thing that we have is toxic. It's in reverse and we got the past here in either way. So, these people are bringing up the past. I feel na naiyak ka kasi
Siguro nung past, may nagawa ka, siguro mapanahon na yun, hindi ka pa actually yung nasa tamang landas, pero nagbagong buhay ka. And they're bringing it up. So, sinasabi nila na isa kang addict. We also have this one here in either way. We also have the hunch. And we got this 7. So far naman, yung mga taong to, tinatry nilang halisin yung opportunity na meron sa'yo. Sinasabi nila sa mga taong na you're not worth it. You don't deserve this following. Okay? Kahit sinasabi nila yung baho mo para wala na mag-follow sa'yo dahil sa mga nangyari noong past. Pero if you know kung may nangyari man na masama noong past, like addictions, mga pagkakamali mo, I think na you're not like that in the future. Kasi based on your reading, wala naman ako nakita dito na may addiction ka pa. Busy ka lang sa work and that's it. So anyway, let's see what else we have here. So if you know whomever this is, hindi pa rin sila nagpabago. Kung sakali siguro malaman nila na may trabaho ka muli or so forth, gusto ko nilang pabagsakin yun. Basta lahat na meron about sa'yo, pabagsakin. Pero so far naman, di ko naman nakita dito kung yung kanilang dahilan. Gusto ka lang nilang pabagsakin and that's it. If you know, wala silang mapapala sa kanilang buhay, sa kakagawa ng ganito sa'yo. At I feel here na naiyak ka rin dahil sa ginagawa nilang kalokohan. I feel na sinisisi nila yung Diyos kapag may nangyari na hindi maganda sa kanilang buhay dahil sa kanilang ginagawa. Kasi guys, to be honest with you, mabigat kasi yung karma ng ganitong mga tao na hindi pinapansin yung kanilang sariling buhay. Wala na silang ginawa kundi manira. So basically, kung ng buhay na meron sila, like a lover, like trabaho, business, mawawala yan sa kanila kasi to be honest with you, they took it for granted. Instead na mag-focus sila sa magagandang mga bagay sana, yun nga, inalis yun ang Diyos kasi hindi naman sila doon nakafocus eh. So if karma strikes them, they shouldn't blame God in the beginning because first of all, they didn't take good care of it when they have a chance. Di ba? So anyway, ito yung cards mo. So kung sino man nagkakalat ng chismis na yan, this is somebody who do have issues with regards sa money. Itong mga tao na to naiingit sa'yo kasi we have seen this, okay? Meron kang following at siya ay wala. And the reason why he or she is not into it, kasi hindi siya ganun kagaling mag-speak or mag-express, as you can see here. At saka hindi niya nakikita na pwede niyang opportunity yun. So, kaya, pinapabagsak kanya kasi hindi siya masaya with regards sa kanyang pera. Hindi rin siya masaya na hindi niya kayang gawin yung ginagawa mo. So, ito yung pinipilit niya mangyari na iwanan ka ng mga tao, iwasan ka, mawalan ka ng following, na hindi ka mahalin ng mga tao. Kasi nakita niya na busy ka talaga sa work mo. As you can see here, I feel like this person do have evil entity within. Kaya meron siyang uncontrollable jealousy issue. So, anyway, tinan naman natin sa ngayon kung ano yung kanyang karma. Kasi nakita naman natin na hindi maganda yung kanya ginagawa. Okay. I feel na sinisirahan kanya sa kanyang barkada. Okay, tinan natin yung kanyang karma, okay? So, yung kanyang karma, patuloy niya may kita na marami kang connections.
At saka yung kanyang karma rin, this person will definitely have sleepless nights. Kakaisip na nandun ka pa rin, ginagawa mo pa rin yung trabaho mo, meron ka pa rin pera. Okay, kasi yung gusto niya mangyari is mawala yung work mo. Yun yung gusto niyang i-manifest. Pero yung manifestation niya, hindi natutupad yun. Kasi first of all, they are definitely evil, okay? So, what I'm sensing here is rin sa kanyang karma na haalis ka sa kanyang buhay at nare-realize mo na siya pala yung sumisira ng iyong buhay. Especially if this is your friend or someone talaga na malapit sa'yo. So, anyway, yung kanyang karma, this person will have to see everything that's negative in their life. They will not see the blessings that they have. At saka yung karma rin niya, prone din siya sa mga tao na masasama kagaya din niya, na may masamang wini-wish against them. So, yung karma niya, makakatagpo rin siya ng mga tao na kagaya niya na heartless at saka malas siya with regards sa career, as you can see here. Yung masaklap na karma niya, guys, you know, mabubuhay siya sa kasinungalingan. Kasi remember, kung ano yung pinakalat niya dito is kasinungalingan na about you, diba? So, yung napalitan ng karma niya na, you know, siya rin nakastira sa isang lie. Okay? So, kung nagkalat siya ng chismis, sa labas yung katotohanan, lalabas yung kanyang baho na siya ay nagsisinungaling. As feel na marami siyang sinabing kasinungalingan sa inyo. I feel na marirealize sa mga tao na sinabi itong lahat about you kasi nakita ka niya na umaangat sa buhay. And this person that has an, what they call this, a crab mentality attitude. Na kung nakita niya yung umaangat, nagkakalat siya ng chismis about you. So, dahil doon sa nakalat na chismis about sa kanya na may club mentality issues siya, siniraan kanya dahil naingit sa'yo and so on, maraming mga tao na ayaw na sa kanya. As you can see, nawala ng passion, nawala ng gana. Kaya hindi siya maging masaya emotionally. Kasi wala na lumalapit sa kanya mga tao or wala na rin gustong makinig sa kanya. Kasi paulit-ulit siya na inira ng mga tao instead na mag-focus na lang sa kanyang sarili. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili na healthy choices card, ito niya reading. Tingnan natin kung sino nakakalat ng chismis tungkol sa inyo. I feel like whomever this person is, this is a black magic user. I'm also sensing one-time friend. At na-sense ko rin na meron siyang toxic attitude. At saka ito yung somebody na they took you for granted. Some of them even took your money. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na nainis siya at saka naiiyak. Kasi baka iniwan mo siya. At saka dahil nga iniwan mo siya, nagkalat siya ng chismis about you. I feel na mapagmatsyak itong tao na to. At saka I feel na nagsisinungaling din siya sa camera. So kung ano man ang kanya pinapost, huwag ka maniwala sa mga postings niya. Kasi sabi nila malayo daw yun sa katotohanan. So anyway, here's your card. So as I told you na siya ay nangungulam, yes. I feel it isa rin to sa dahilan kung ba't ka lumayo sa kanya. At dahil dito, malungkot siya about it. Dahil sa iniwan mo siya. So imbasan niyo siguro ay kasal, to be honest with you. And I'm sensing na tinatry kanyang akitin, pero you know,
umalis ka pa rin. To be honest, because you're definitely not liking this person kahit na may pamilya kayo. Kasi siguro tong tao na to ay makasarili. At I feel na mapag-matchup, to be honest with you. At saka hindi lang yun, siya yung tao na panay gusto niya ng attention, to be honest. At saka I really feel na nagsawa ka na sa ugali niya. Hindi mo talaga siya nagugustuhan na naiiyak ka rin. Kasi hindi yung basta maiwan dahil nga may pamilya kayo siguro or may connection kayong dalawa. So anyway, you're brave enough na tumakas. Ngayon sinasabi niya sa mga tao na meron kang another person or sa social media. I feel na naiyak siya about it, kaya niya siguro nabanggit. At yung kinakalat niyang chismis ay ginayuma ka ng iyong kinakasama. Kaya yun nga, nakuha ka sa kanya. I feel na yung reality dito is kaya ka umalis. Kasi ang toxic niya, okay? At saka, dahil siya ay nagka-curse. Isa yun sa bagay na ayaw mo. At saka hindi lang yun, naiinis din siya kasi sinaseduce kanya pero hindi ka maakit sa kanya. Siguro naiinis siya kasi hindi tumatalab yun. Okay, so anyway, with regards to this one, so ito yung tao na nalulungkot kasi nagugulan din siya kung ba't mo nagawa siyang iwanan or pagtaksilan. To be honest with you, so siguro itong tao na to, hindi naman talaga siya aware ng totoong dahilan kung ba't mo siya iniwan. So we got the healthy choices here. It says making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, and being happier. So ito siguro yung dahilan mo kung bakit ka lumayo sa kanya. Because of the reason na you do want a healthy choice with regard sa yung love life. Kasi hindi mo na matake yung kanyang ugali na toxic. So anyway, let's see what else do we have here. I think that you need to tell the truth to this person. Yung mga dahilan kung bakit mo siya iniwan. Kasi yun nga, panayang sisi niya din sa siguro bago mong partner ngayon. At I really sense the heaviness sa mata. So until now, this person didn't move on from you. So you have the safe in either way. We also have the hate in either way. So itong tao na ito nagpo-post sa social media because they definitely hate na iniiwasan mo siya. At saka sinasabi niya na ikaw yung may mali at hindi siya. Kasi syempre kung ikaw yung may kabit, syempre iisipan ka na masama. So yun siguro yung nangyayari. So you have this one in reverse. So nainis siya kasi hindi siya makalapit sa'yo ngayon dahil iniiwasan mo siya. Okay, so sa ngayon tinatamaan ka niya by using social media. You also have the phoenix here. So I think nangyari sa inyo guys ay natauhan ka na. Okay, so ikaw na 26-26 in reverse. So ibig sabihin lang nun is pinagpipilitan niyo yung sarili niya sa'yo. Kahit na I feel na hindi naman kayo bagay. Kasi I don't really feel na ito yung ugali mo. I feel like you're definitely someone na hindi ganito. Okay, upright ka siguro ng tao kaya ayaw mo rin ng mga tao nangungulam. So we have this one in either way. We also have this one in reverse. I feel na drama queen, to be honest with you. So definitely, ang toxic niya. Tsaka siya siguro yung dahilan kung bakit ka rin hindi umaangat with regard sa career or sa yung buhay, see? I feel this person took you for granted. Pero hindi ko naman na-sense ito na may sinabi ka against him or her. Basta ka na lang sigurong umalis. And I really sense heavy tears. So, you have the cheat in reverse. So, sinasabi niya sa mga tao na ikaw yung cheater at hindi siya cheater. Okay? And anyway, tingnan natin kung ano pang meron. I feel like you do have a traumatic experience with this person. Another, I feel na wala rin siya may ipagmamalaki.
And I'm sassy as well na nakaka-arma na siya sa ngayon sa mga pinagagawa niya. So siguro parte rin ng kanyang karma yung pagkawalan ng love life, okay? Kasi napansin mo naman dito nagka-curse siya, diba? So definitely kung nagaganito kasi siya, ibig sabihin na talaga habulin siya ng kamalasan. So wala pa tayo sa karma reading. Kito pa rin tayo yung tungkol sa kung sino nakakalat ng chismis. Ngayon, I'm sensing here na mas balance ang iyong buhay simula nung umalis ka from this person. Isa sa nangyari dito, isang wala. I feel na ginagayuma ka niya siguro. To be honest, at hindi tumalab yun sa'yo. Kasi buo na yung isipan mo na ayaw mo na sa kanya. So siguro hinihintay ka niyang bumalik at hindi ka bumalik. Kaya nainis siya, naiyak siya. So, with the strength in reverse and this one, so sinasabi niya sa mga tao na weak kang tao. At saka sinasabi rin niya na wala ka namang pera at ikaw yung gaaman na tao sa inyong dalawa. And sinasabi rin niya sa mga tao na hindi ka mapagmahal, to be honest with you. At saka masyado kang toxic at saka masyado kang manipulative. Okay? At iniisip mo lang lagi ay pera, trabaho, and so on. So, paano magkasalungat tong dalawang to? To be honest with you, maybe you are the provider sa inyong dalawa. Pero, yun nga. Parang wala na siya siguro masabi na negative about you. Kaya ganun na lang. So, anyway, tinan natin kung ano yung kanyang karma. Kasi nakita naman natin na this person does curse. At hindi lang yung nagkakalat siya ng chismis about you. Another day mentioned to me. Siguro nahuli mo siya nagka-curse. At hindi mo yun talaga nagugustuhan din. Siguro ko yung tipong tao na religious and that's why hindi mo talaga nagugustuhan. Na-sense ko na mabait ka, tsaka maunawain. And na-sense ko rin na sad energy dito. Alright, so one more dimension to me. Anyway, let's see kung ano yung kanilang karma. So, yung karma niya, this person has to see you going places, as you can see here. At saka may kita ka rin niya na magkakaroon ng mga connections. And dahil nawala yung iyong connection. Siguro before, hindi ka pwede magkaroon ng kaibigan kasi bawal. Okay? Siguro ginagawa niya yun para hindi ka ma-brainwash ang iyong sariling barkada na iwanan siya. Kasi first of all, whomever this is that spreading lies and rumors about you, he or she is definitely toxic. Kaya kanya iniiwas sa mga mabubuting tao para, you know, hindi ka madala ng kanilang mga sinasabi. So anyway, yung kanyang karma din, puno ng drama yung kanyang buhay habang busy ka naman with regards sa money. At saka, if you know, mas balance ka talaga without him or her at nagkaroon ka talaga ng connections at saka naka-experience ka ng mga tao talaga na tunay na kaibigan. I feel na tunay na katrabaho din. I feel na naiyak ka kasi after all these years, you know, nakaranas ka rin ng true friendship. Ngayon, yung kanyang karma guys, yun nga, hindi na niya magawang lumapit sa'yo. Kasi first of all, kahit ang kayumain ka niya na maraming beses, buo na yung isipan mo kasi first of all, alam mo sa sarili mo na he or she is definitely toxic. Okay? I feel like the more na itra niya lumapit sa'yo, maglalabas ka na sa loobin. Sabihin mo sa kanya yung mga dahilan, ba't ka lumayo? I feel gusto mo sabihin sa kanya, hindi yun dahil sa babae or lalaki. Gusto mo sabihin sa kanya, dahil yun sa masama mong ugali. At saka dahil yun sa pagkukurse mo rin. Kasi, I'm really sensing here na magkakaroon ka ng guts to express yourself about what this person did to you. At saka yung isa sa magandang mangyari sa iyong buhay din, makaranas ka na rin ng pagmamahal na matagal mo nang inaasam. So anyway,
That's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili ng coffin card, ito niyo reading. Tingnan natin kung sino yung nagkakalat ng chismis tungkol sa'yo. Another dimension. I think this is somebody who wronged you in the past. And I feel like sinasabi niya na you are only kind to yourself. Or you only care about yourself. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel like some people find you very attractive, lalong-lalo na sa social media. At itong taon na to siguro ay nalulungkot kasi maybe hindi siya ganun kaakit. Kaya ginagawa niya, siniraan ka niya dahil nga gusto niya sigurong makaakit din ang mga tao. Or pinipili niya siguro na mawala yung mga tao. So I really sense it's more on inggit kaya kanya siniraan. Kaya rin siguro kayo naghiwalay or kaya siguro sa away or may napansin ka about him or her. Ngayon, let's see what we have here. So far naman, yung kinakalat niyang chismis, tamad ka. Okay, sinasabi niya yung madalas sa mga barkada niya or pwede rin sa kanyang kapamilya at katrabaho, mga malapit sa kanya. Ngayon, I'm sensing this person always says something in social media. I feel na madalas niya ipagmalaki na siya ay loving and caring person, to be honest with you. At saka, I'm sensing talaga na nasa kontrol niya yung mga tao. Okay, so marami siya mga tao na minanipula na maniwala na siya ay loving and caring. Okay, I feel na dahil dun sa kanyang ginagawang strategy na ganyan, nakokontrol niya yung ibang tao na kung ano sasabihin niya, inisip ng iba ay totoo. Next that we have is this one. So anyway, itong tao na to talaga ay mapagpanggap. Hindi naman talaga siya upright na tao kung tutusin. Kasi syempre, wala namang gagawa ng ganitong mga bagay kung matinukan tao, diba? So you also have this one here. So I'm sensing itong tao na to, gusto niya ng attention. Kasi nga, nakikita ka niya na nagugustuhan ng mga tao, magaling, and so on. I feel na naiyak siya kasi hindi niya kayang gawin yung ginagawa mo. Kaya ginagawa niya is pinapalabas niya sa mga tao na siya itong mabuti at hindi ikaw. Okay? Sinasabi niya sa mga tao na palaaway ka, kaya ka madalas mag-sorry, and so on. Tsaka, you know, with regards to this one, so sinisil ka niya, dim niya yung light mo para walang maakit sa'yo. I feel na nalalaki, okay, or babae, kung ano man yan. I feel this is one of your haters and this is somebody who's definitely jealous of you. Tsaka gusto kanya talaga mapag-iwanan as you can see here. So if yun na naiyak ka kasi maybe they successfully did this to you, na naging mag-isa ka or minalas ka dahil sa kagawa niya na nagsasalita ng negative things about you. So you have this coffin card that says here, endings bring new beginnings, growth, change, liberation, and transition. I think na guys, so kung ano man yung nawala mo, I think it's really definitely meant to happen. Kasi I really sense that you definitely should have a new beginning. Kasi I'm sensing here na hindi na talaga maganda yung nangyari noong past. Honestly.
Or baka kasi alaala yon with this person din. Kaya mas mainam din na may bago kang channel, bago kang trabaho, business, opportunity, kung ano man yan. So, itong reading na to is parang closure na lang talaga sa inyo, guys. Okay? So, we have this one in reverse. We also got this in either way. So, yun nga, tinatry talaga niya. Napabagsakin ka. I-distort niya yung mga tao. So, this person is spying on you, on your social media. And this person is also trying the best that they can to distort your voice. So, baka iba sa kanila, may masama na talagang ginagawa sa'yo, as in, pinabrate nila yung throat chakra mo, kinukulam ka, and so on. So, we have the chase here. We also got this one. So, you could be chasing after, you know, greatness, to be honest with you. And you're just doing your job. Hindi ko naman nakita dito, guys, na may ginawa ka masama sa yung tao. So, lesson that we have is the hurry in reverse. We also have the seek in either way. We also have this one here. So, in a say. At saka lose. I feel nahiya ka talaga kasi naalala mo yung nangyari sa'yo noong past. Okay? Siguro sa ngayon, meron na kayong bagong pinagkakabalahan kasi whatever this past is, kung naman natrabaho yan, talagang dapat na mawala yan. Kasi may mga memories kasi doon. Maybe with this person or something that is not really good then for you. Kaya nilayo ka ng Panginoon dyan. Gusto niya sana magsimula ka muli. Okay? Nang walang bahid na ganitong negatibong mga bagay sa bagong bagay na yun. So that's why God made you lose this. Okay? To bring you hope and opportunity. I feel like with the saving here, so if yun yung dapat mo rin na natutunan dito is iwasan mo maging expressive. To be honest, siguro nabanggit mo sa taong ito yung mga bagay na ginagawa mo. Maybe you used to be a brag poster, honestly speaking. I feel like by what happened before, it's teaching you how to be an introvert. That you really need to work silently or behind the scenes. Na hindi mo sinasabi nangyayari about what you're doing. Okay, so anyway, I just hope you learned your lesson, guys. Anyway, i-clarify natin kung ano pang meron. I'm sensing it's a wake-up call for you. And I feel like this person took you for granted, took your money, and ran off is what I sense as well. So, marami storya dito, guys. Make sure you to take which resonates and leave what doesn't. So, anyway, I'm sensing, if gusto niyo ng karma reading, teka lang, guys, okay? So, anyway, yung chismis ang kinakalat niya, guys, kayo yung nangungulam. As you can see here. So, marami sigurong umiwas sa inyo kasi this person say that. At saka naiyak ka dahil yun, nasira yung reputation mo. See? But yet, it opened new opportunity for you. If yun ang yung new opportunities, definitely will grow, to be honest with you. At kung ano mga sinasabi nilang hindi makatotohanan about whatever it is, you know, lalabas pa rin yung katotohanan dito. Now, you're not really into whatever this person is saying about you. Okay? So, I feel here na yun, I feel na mawalan din siya ng trabaho, to be honest with you. So, I feel na lalabasin yung katotohanan, guys. At saka, I feel na mayak siya dahil doon. Kasi marirealize sa mga tao na ginawa niya itong bagay, pinagtaksihan niya sa sarili niyang kaibigan or so ever. Kasi nakikita niyang umaangat. Okay? Ngayon, tingnan natin yung karma ng taong ito. Atat kayo sa karma eh. I feel magastos, honestly speaking.
And I feel like whomever this is a brag poster as well. Alam niyo, pumasok sa isip ko yung tunog ng mga background music pa nagbablog. I'm not sure why, maybe you're into those things. So I'm sensing na yun nga, magkakaroon ka ng bagong opportunity, maybe vlogging, honestly speaking. At I feel talaga naiyak ako kasi na-hurt ka na nawala yung dati mong ginagawa, okay? Pero I really sense na may kapalit naman yun na bagong opportunity for you. So, hugs to every one of you na nakaranas nun. So, anyway, yung kanyang karma, guys. Pero hindi magsasalita again sa kanya. May ibang tatanggol sa'yo, honestly speaking. Kasi nakita nila na unjust na yung ginagawa sa'yo. Tsaka nakasira talaga yun ang iyong negosyo. Tsaka kung ano man na meron ka sa iyong buhay. I feel na nakita yun ng taong yun ang nangyari at naiyak siya actually about it kasi nakita niya na natanggalan ka ng work, ng business or whatever, wala nang tumatangkilik ng produkto mo, ng channel mo dahil sa mga chismis. Ngayon, nakita ng tao na to yung pagdurusa mo. Okay? At I feel na dahil dito, may nagsalita na again sa kanya. Siguro yung sinabi sa kanya, bakit ka ba ganyan sa taong ito? Nagtatrabaho lang naman siya and so on. So anyway, nakita kasi ng taong ito na talagang upright ka na tao. Talagang pinatanggol ka niya against this evil person. I feel an evil woman, honestly. So maybe most of them, whomever you ask about, ay babae. Okay? So anyway, ito yung kanyang karma din. Dahil may magtatanggol sa'yo, masisira naman ang kanyang pangalan. Masira yung kanyang pangalan kasi malalaman ng mga tao na napakasinungaling niya at saka napakasama ng ginawa niya sa'yo. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation and God bless all of you. Sa pumili ng Twin Flames card, dito niya reading. Tingnan natin kung sino'y nagkakalat ng chismis tungkol sa inyo. I feel na sinasabi ng tao ito na magastos kang tao at saka wala kang karunungan. Puno na masasakit na salita yung kanya sinasabi. Pasensya na guys. Kung di nyo talaga kaya sa inyong damdamin, you can actually switch this off at saka sa kanya na lang siguro pakinggan if you do have a strength to listen to it. So don't force yourself. Kasi talaga na sense ko na kung ano man na sinasabi niya sa inyo, talaga nakakasakit ng damdamin. I'm sensing na matino naman kayong tao guys at I really sense na malayo yung sinasabi niyang mga kasinungalingan about you. I'm sensing magulang din. Siguro whoever this could be one of your, I feel like friends honestly, or pwede rin, I'm really sensing karmic relative na malapit sa inyo before pero ngayon nagbabackstab at nagsisinungaling tungkol sa inyo. So I feel like you're not really aware na sinisiraan ka behind the scenes. All you need to know is that huwag kang mag-alala. I feel na naiyak ka kasi ang dami mga tao na hinira sa iyo. I feel na kabilang nandun yung dati mo sigurong niligawan, sinisiraan ka din. I feel na this person is kind of like bragging na you fell head over heels for him or her. Nalungkot naman ng energy na to guys. Hugs to everyone. Ngayon i-clarify natin, I feel nagpo-post sila ng kasinungalingan sa social media about you. About I feel na sa kanila mga kaibigan din.
Na-sense ko talaga heavy tears, okay? So, yung basa yun talaga may iyak. Or baka pinaiyakan nila dati. At ngayon pang narinig mo uli yung ginawa nila, talagang nalulungkot ka. So, I'm really sensing din na pinatrabaho ka ng iba sa kanila. So, speaking of, siguro may nagsasabi rin na sinungaling ka sa social media. Pero I don't see na may ginagawa kang mali. Kasi so far, hindi ko nasasense may nagawa ka talagang mali. Sa totoo lang, guys. I kind of feel like strongly na mabuti kang tao at itong tao na to talaga ay napakasama na sinisira niya yung iyong reputasyon. Ngayon kung sino'y naninira sa'yo, ito yung tao na talagang ayaw niya makinig sa'yo. Gusto niya siya lagi yung tama. Okay, so maybe you're somebody who is very expressive. I feel like you could be like that in the past, pero I feel like these people dim your light to the point that you're not speaking anymore in social media. I'm feeling naiyak ka kasi, you know, ito yung nangyari na before you're open, to be honest with you, talagang innocent ka before, that's why you're doing it. I mean, the strategy being here, so dahil nga mahilig ka mag-post before, kung ano man ang ginagawa mo, like trabaho, or kung ano man yan, gusto nilang pabagsakin, they're actually spying and strategizing to bring you down. So, we have the last and good news. So far naman, ito yung gusto nilang mangyari na mawala yung pinapahawakan mong good news dito. So, yun nga, may nawala sa'yo. I'm not sure if this is your following, social media, whatever. Pero nawala yun dahil sa kagagawan nila. To be honest with you. So, napaka-toxic na yung social media. Tsaka yun nga. So, maybe you chose to deactivate your account. To be honest with you. I feel like with the evidence here and this one, okay? So far naman, this is so good news for you. Dahil nga nagkalat sila ng chismis, diba? May mga tao, guys, hindi nakikinig sa kanila. Why? Because with the evidence being here, nakita nila lahat na nangyari. I feel na naiyak ka kasi you could be thinking like everybody believes in them. But the truth is, guys, may mga tao na naniniwala sa'yo. Because of the reason that they are knowing that you're just a go-getter face. Like you're doing something to help yourself. At itong mga tao na to, dinidim nila yung iyong light. Naiyak ako sa energy, guys, okay? So far, kung sino man yung mga naniniwala sa'yo, guys, gusto ka nilang i-hug. Okay. So, I'm really sensing na yun nga, gusto kong i-hug ng mga taong ito na they actually know the truth and realize everything. Ngayon, I'm sensing with this one here, with the connect and gear. I feel na dahil lumabas ka na sa toxic situation dito, meron ka siguro mga bagong connections and I feel like hindi naman lahat ng mga chismis about you is something that is negative, okay? Pero yung mga tao talaga na connected sa'yo at saka nakita nila na malaki yung pakialam mo sa mga tao. Siguro may ginagawa ka na nakakatulong sa mga tao. So I feel like you do have these new people here. Or pwede rin yung mga dating mga tao na talagang naniwala sa'yo. They're actually spreading things. So sinasabi nila that you're somebody who cares for others. At saka inikayat nila yung mga tao na tangkilikin yung produkto mo, yung channel mo, or kung ano man yan. Lesson that we have is this one. So, I feel na kung sino nagkakala din ng chismis sa inyo, ito yung ginagawa nila na nakita ka nilang umaangat. I feel na umaangat muli. So, siguro nagbukas ka uli ng bagong store, channel ko naman yan. So, kung may bago ka man ginagawa sa ngayon, pinipilit nila yung pigilan para magkaroon ka ng problema as you can see here. At I feel na meron din silang ni Eloise na sana may mangyari masama sa'yo. So, sana wala naman, guys. At saka pray kayo talaga kay God kasi yun nga, may nag-i-Eloise sa inyo. Naialis niya yung mga negative wishings against you.
So we have this destiny and memory. So to be honest with you, you could have this good story about falling down and then reaching what you desired of. And I feel like yung past is memory na lang talaga. I really sense ayaw mo na talagang pansinin yung past. Siguro na taon lang talaga na nandito ka sa video. Maybe you need to hear this out so that you will definitely have closure. Kung ano talaga nangyari noong past. Kasi maybe basta inyo wala talagang closure. Kung bakit nag-fall down yung dati mong negosyo, channel, kung ano man yan. Kasi I'm really sensing with this test. I feel na meron kang wake-up call. May kailangan kang gawin para di maulit yung nangyari noong past. I feel na yung isa sa mga dapat mong gawin is avoid mo na mag-brag posting sa social media. Kasi before yung ginagawa mo na nagpo-post ka, tapos kada may ipopost ka, nag-iisip sila ng strategy paano papagsakin yung ginagawa mo. So, anyway, may this be a lesson learned for you. So, you be the free and right. So, I'm sensing na iba sa inyo ay natuto na sa leksyon. Okay? Naging introvert na kayo. I feel na kung hindi pa kayo introvert, you really have to be introvert para hindi kayo prone sa mga nagka-curse or sa mga tao na nag-strategize na pabagsakin kayo. So, let tayong clarifier for this. So, I just go ahead and play some clarifier for that. Okay. I feel here that someone is definitely planning to ruin their life again. Kasi maybe they kinda like know na meron kang bago na nangyayari sa iyong buhay. Okay? So for naman, I feel like we disencourage being here. So maganda tong energy. Okay? Kasi as I told you before, some people see you as someone who cares for others. As you can see here. So, dahil daw nagkakaroon ka ng connections na I feel na sinasabi ng ibang mga tao, hey, itry mo tong produkto na to or manood ka ng ganitong mga videos, sinasabi rin niya sa barkada. Kasi napapansin niya na meron kang energy na mapagmahal, mapag-aruga. Talaga may ipakialam ka para sa mga tao. So, kaya nangyari dito is sumisikat ka, sumisikat yung produkto mo or kung ano man ang ginagawa gawa mo. Pero isa lang masasabi ko guys, you know, be humble. Yun din yung naturo with regards sa nangyari nung past. Maybe you used to actually really brag post. So, matuto na kayo, don't be humble. If something is happening good in your career, in your, what do you call this, in your business, and stay silent about it, okay? Kasi with the hope being here and idea, I'm really sensing na yun nga, pinagkaluban sa inyo na Panginoon itong reading na to as a blessing kasi maybe you're still longing for guidance or for some signs kung ano talaga nangyari nung past kasi you don't know. I think that God definitely tinago niya yun sa inyo kasi baka nung mga panahon na yun, kung malaman mo yung katotohanan, masakit sa damdamin kasi maraming ka nang napagdaanan eh. Nawala na yung negosyo mo dati or following mo kung ano man yan. Talagang masakit talaga sa damdamin lalo na kung sasabihin ng Panginoon sa oras na yun na sarili mong kaibigan, barkada, kamag-anak, kung ano man yan, may ginawang ganito sa'yo. Okay? And anyway, ito yung way din ka na sabihin sa'yo na don't focus too much on your haters kasi, you know, you are saying that there's definitely people na pinagtangkol ka, minahal ka rin kasi nakita nila yung totoo sa'yo. Nasaktan din sila sa nakita nila. Yun ang dapat mong isipin na lang. At saka, with regards sa hope, so I feel here na hindi ka sumuko, nakapasa ka sa test ni God, na despite of everything that happened to you, you still move forward in your life. Okay? So anyway, let's see what we have here. So guys, okay, ito yung masasabi ko. Fated nangyari lahat ng pinagdaanan niyo. Why? Because I'm sensing na yung mission work mo for this world is definitely to guide others. Maybe yung mga napagdaanan mo sa buhay, isa siguro sa mission nyo is ibahagi yun sa ibang tao. So they will learn their lessons not to be like a blog poster or not to be somebody who trusts everyone is good and so on. Kasi guys, ito yung malungkot.
May mga innocence tayo. Nakala natin lahat ng tao ay mabuti. Okay? So far, papayagan ng Panginoon na na ilagay tayo with negative people in our lives para mamulat tayo na may mga tao pala na masasama. At saka, imulat din tayo na hindi naman dapat tayo masyadong expressive kasi hindi na rin maganda yun. Hindi lahat ng tao pumapalakpak para sa atin. May mga tao na talaga nag-hate sa mga ginagawa natin. So, you have the Twin Flames card here. It says, Yin, Yang, Zen, Balance, Union, Duality, Coupling, Complement each other. Ito yung malungkot, guys. Maybe these haters of yours, they could have compliment about your channel, about your business, kung ano man yan. Nag-compliment sila ng negative about you. Kaya natumba yung negosyo mo or kung ano man yung tinayo mo before. So anyway, let's see what else do we have here. Kaya may nakaalam ng totoong nangyari. At I feel na yung nakaalam na yan, di niya talaga gusto yung ginawa nila sa inyo. So anyway, let's see what else do we have here. So you have this one in either way. We also have Cherish in either way. He also got this in his survey. So, yung nga may nakalat nga ng chismis about you. That people should be cautious about you. Yung sinabi nila. Maybe about your product too. Binagyan nila siguro ng negative review. Sinabi nila yun sa kanilang barkada. Mga tao sa paligid and so on. And me, in his survey. We also have with love in reverse. We also got space in reverse. I feel na iba sa kanila. Ito ay malungkot, guys. Sinabi nila na mangkukulam ka. At saka sinabi nila yung mga produkto mo may kulam. So, kaya walang tumangkilik ng produkto. Or kung may channel ka man, sinasabi nila, huwag tangkilikin kasi itong taon na to ay ganito at ganyan. So, you have the mask in either way and we also have this one. So, yun nga, may nawala sa iyong buhay. At saka with the space being in reverse, siguro ito nangyayari na hinaya mo yung mga tao before na malaman lahat ng mga nangyayari sa'yo. So, kaya nangyayari nito is, you know, pinabagsak nila lahat na meron kang negosyo or meron kang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay. Kasi I really sense energy nila na sinungaling, to be honest with you. At saka, I really sense na pinatrabaho ka rin nila. Hindi pa sila nakontento na nagkalat sila ng chismis about you. They also curse you behind the scenes. I'm not quite sure if you're aware about it. So, talagang sama ng ugali. Okay, pero so far with the mask in either way. So, I'm kind of like feeling here na lalabas din ng katotohanan, guys. Malalaman din ng mga tao yung katotohanan about these people who have said lies and rumors about you. So anyway, tingnan natin kung ano pang meron. I'm sensing may mga tao may inggit, honestly speaking. I feel na gusto mo agad pumunta sa karma, pero tinan muna natin kasi marami rin kasi hindi na-express sa yung reading kasi so far na-sense ko. Marami ako nasa-sense, pero hindi masyadong pinakita sa cards natin. So, kaya kailangan din natin ng clarity. I'm sensing kantang if there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. So, siguro yun na lang yung gusto mo talaga, peace. Okay? Kasi masyado ng chaotic yung iyong past. So, gusto mo naman sana ng panibagong buhay. I feel like panibagong career na hindi nila mapapatumba. At saka marami ka talagang pangarap sa buhay. Hindi ka man nawawala ng hope kahit anong gawin nila. So, siguro dahil doon na-intrigue sila kasi yung nga malakas yung iyong kalooban. Hindi ko yung tipong tao na susuko na lang basa-basa. O sumuko ka nga sa dati mo negosyo kung ano man yan. Pero hindi ka sumuko sa sarili mo.
Yun yung napaka-importante doon. Siguro ito yung mga tao, desperado sila na patumbahin ka, to be honest with you. Kasi hindi nila magawa sa mga pambubuli nila. So anyway, ito yung kanilang karma, okay? So anyway, yung karma rin nila dito, na hindi sila matutuwa kasi may kita kanila na umaangat whether they like it or not, okay? So anyway, yung chismis sa meron dito guys, ito yung totoo na mabuti kang tao tsaka focus ka lagi sa iyong pera, okay? So sinabi nila sa mga tao na isa kang mangkukulam at dapat maging against yung mga tao sa'yo. So, ginawa nila to kasi siguro masaya ka sa yung buhay, may stable income ka, as you can see. At ito yung gusto nila mangyari, na kumonte yung iyong followers, kumonte yung pera mo, kumonte yung tumangkilik ng produkto mo. So, tinan natin yung karma. Nauulit tayo guys, nalilito ko guys, sorry. Kung naulit ko na to. Okay lang. Session na nalito. That's your dimension to me. I'm sensing third party situation. So maybe kung magkakaroon sila ng partner, magkakaroon ng third party. So yun sa kanilang karma. Okay? So let's see about your karma. So, yun nga, nabanggit ko, mawawala yung partner nila. So, you can see, kung sakali man nagsalita sila ng di mabuti sa inyo, if yun ang the reason why, kung ba't sila iiwan ng kanilang partner, kasi first of all, nakita ng kanilang partner na hindi sila upright na tao. So, that's why they lose this partner that they used to have. Isa rin sa kanilang karma, makakaranas din siya ng negative comments. At saka, hindi lang yun, talagang didipin niya lahat ng masakit na salita. So, kung nakaranas ka ng ganitong masakit sa damdamin, itong tao na to, mas makaranas siya ng mas masasakit na salita compared sa naranasan mo. Isa rin sa kanyang karma, may kita ka niya na may partner at hindi lang yung may kita ka rin niya na maraming pera. So you can see here, yung karma niya rin, lalabas ang baho niyang katotohanan tuko sa kanya at yung potential din na mawalan din siya ng trabaho, negosyo, and so on. Kasi may magsisiwalat ng katotohanan about sa ginawa nila sa inyo. Isa rin sa kanyang karma, magiging stagnant yung kanyang energy pagdating sa pera at career. And kung may gusto man siyang negosyo, hindi niya mapuntahan yun kasi kulang siya sa budget at itong taon na to kailangan niya makita na umaangat ka. Isa yun sa kanyang karma na umangat ka, may sarili ka ng work as you can see here. At saka siya naman, hindi siya makapag-focus sa'yo kasi overwhelming yung nangyari sa kanyang buhay. Nawalan siya ng partner, may nawala din sa kanyang negosyo or trabaho. Ano yung nangyari? Pulos kamalasan, lumabas pa yung katotohanan, yung baho niya, na ginawa niya yung mga ganyang bagay sa'yo, and so on. So dahil doon, hindi na siya makafocus sa'yo kasi naka-overwhelm yung nangyari sa kanya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation and your person. And God bless all of you.